mga dapat sa ating mga pagkanda o pagbawa. Reset ahead. Oh guys, para sa mga nagbabalak bumili ng video kayo ang magpagawa, isang tip para sa inyo kung ano ang maganda at babagay sa inyong video kayo ang mga iba't ibang klase ng speaker. Ayan, pakikita ko sa inyo kung anong klase ang maganda sa inyong gagawin o bibilin na video, okay? Subscribe. So guys, para sa mga nagbabalak bumili ng videoke o mag-assemble, maggawa, isang tip para sa inyo kung anong maganda ang ating ikakabit o matibay na, original. Ngayon, ipakikita ko sa inyo kung anong klaseng speaker maganda at dapat ninyong ilagay sa inyong gagawin o i-assemble na videoke. Ito guys, meron tayong tatlong klase ng speaker. Isang targa, subwoofer. Ito ang kanyang likod. Ang model na X120DBCI. 4 ohms, 400 watts siya. Ayan ang kanyang terminal. Dalawa. Dahil siya ay dual. Ayan. At dito naman tayo sa harap. Ito ay makapal. Yung rubber ring niya ay makapal din. Subwoofer siya. At ito naman ng isa, yung PA o instrumental, 500 watts. Ayan, ganyan siya. Crown, PA 1250, 500 watts. Ito, sa ginagamit to sa pangang outdoor o indoor, sa vocal, malakas siya. Instrumental, lutang lahat ng kanyang instrumental, tulad ng mga sa guitar, sa drums, at lalo na sa vocal ay talagang lulutang ang kanyang vocal. 500 watts siya. Ito 450, itong targa 500 watts, itong PA instrumental. At meron pa tayong isang concert na KW3000M concert, 12 professional subwoofer din siya, 8 ohms saka 8 ohms, bali double din siya. Bali, pag nag-double ka, is 4 ohms na siya papasok. Rubber din ang kanyang rubber ring sa gilid. Makapal din ang kanyang may screen siya. Ito nga original na concept na unang labas. Dahil ang mga bago ngayon ay hindi na siya sticker ng ganito. Kung bibili kayo ng ganito, ingat lang kasi marami na tayong mga imitation o class A na speaker na kala natin original, bura, kamit tayo, yung pala eh mga local lang, maliliit ang magnet o madali lang siyang masira. At pagdating naman sa coil niya, ang coil nito ay parang ang brown, heat proof siya ang coil nito, heat proof ang kanyang coil. Parang PCB board, ang kulay niya brown ang kanyang board, kaya hindi siya masyadong nag-iinit dahil kasi siya ay heat proof. Hindi katulad itong targa naman, ang kanyang coil na pinaikutan niya o pinag-rewind din ng kanyang coil alloy o aluminum ang kanyang parang coil niya pagpaikutan. Ayan siya. At ito naman ay instrumental, heat proof din siya, parang kulay parehas din siya rito sa concert na parang parang kanyang coil kulay, hindi siya aluminum. Yeah, testing natin kung alin sa kanila ang maganda at babagay sa ating mga video, kay kung ano ang kanyang mga katangian ng bawat isa niya, ating malalaman kung ano ang kanilang mga performance. So, patugtugin natin. Meron tayong amplifier. Ang ating amplifier ay Kevlar GX3000.
Ito natin sila i-testing sa Kepler. Alam natin kung talagang alin sa kanilang maganda na ating paglagay sa video. Okay. Basta Pinoy music lover, sikat na sa buong mundo. Ito guys, ang tumutugtog itong Targa. Yan. Nakakulang lang siya, naka-single lang siya, hindi siya naka-double. Basta Pinoy music lover, mai-love ka sa mga boses nila. Bigyan natin ng papel para kita natin kung gaano kalakas ang kanyang bayo o para malaman natin kung siya ay maganda ang vocal o talagang malakas ang bass. Pinoy music lover, song remix by DJ Destiny, Locam remix. And guys, talagang malakas ang gandang bayo, talagang malakas. Ang call niya, medyo makakalansin siya. Medyo malakas ang bass niya. Talagang yung vocal niya mahina. Para siyang talagang pang sa mga hooper. Eh, sa mga boses, alam mo naman sa atin sa pagkakakanta, medyo ang hinahanap vocal o yung mga instrumental. Maganda ito pang sa mga sasakyan o sa mga pang outdoor din. Ito naman ang ating testingin, ang PA. Ang PA instrumental, ang ating testingin. Ito guys, talagang lutang na lutang ang kanyang vocal. Talagang instrumental niya, talagang lutang na lutang. Sa mga outdoor o indoor, okay na okay siya. Maganda ang kanyang vocal, lalo na kapag ikaw ay kumakanta. Talagang lalabas ang iyong boses. Itong PA 1250 instrumental kung ating tawagin. PA. Ang PA kasi ay tinatawag na public at tinatawag siya na ang public address system, ang PM, ang PA, public address system. Yan ang ibig sabihin ng PA, instrumental. Talagang siya ginagamit sa mga sa mga mass gathering, sa mga auditorium, para sa mga kanda kasi lutang na lutang ng mga instrumental. Yan ang kanyang katangian, ang PA. Oh, may bass din siya, kaya nga lang, hindi siya masyadong malakas na katulad nitong subwoofer. Na mahina ang vocal niya, na talagang cool naman ang kanyang bass. Yan ang pagkakaiba ng subwoofer dito sa PA. Ngayon, ang testing naman natin ng concert, isa yung ating isa na pinakikita na KW na 350 watts. This is incredible. Ito ang concert na 3000M. Bali 350 watts, double din ang kanyang terminal. Yan guys, ito ang tumutugtog. Ano ko kaya, basta sabi sa'yo,
ito guys, itong concert na KW3000M. Para na rin siyang may halong instrumental, PA. Medyo malakas din ang kanyang instrumental, ang mid. Parang medyo PA na rin siya. Ang concert na KW3000M. Pero sa buffer siya, medyo lutang na rin ang kanyang instrumental o vocal, lalo na pag ibig kumakanta. Para semi conferencia instrumental of UA. Ayun, testing natin pagsabay yun kung alin ang mas malakas sila bibigay o magtukan ng kanyang pinakalips niya. Ang talagang alin ang mas maganda ating pagsabay yun sa kanyang tunog. Yung targa ang i-combine natin dito. Ito ang targa na X120 DBCI. Kaya nanto ng subwoofer. Talagang lumuluwas. Ano ba ating matulog? Hanggang saan ang kanisang testing naman natin ito isa. Kaya guys, kung kayo ay mag-assemble o magagawa ng inyong video kay, at lalo na malapit ang Kapaskuhan at bagong taon, maraming maghahanap o bibili ng video kay niyan. Ang magandang kombinasyon ay itong PA. Ilagay nyo sa harap o kaya ay sa tagdiran para ang kanyang kakanta o boses ay lutang na lutang. At pagdating naman sa kanyang tagdira o sa likod, ang ilagay nyo ay bass. Itong pang subwoofer para may bass din siya na talagang sa'y lumulutang. Magandang kombinasyon ay ang instrumental at subwoofer. Kaya ang inyong hanapin kung kayo man nabibili o maggagawa. Mas maganda ang magka-combine na PA at subwoofer. Kaya lang guys, para sa mga gustong magpagawa at mag-assemble, sana may natutunan kayo at nakita nyo ang aking demo. Mag-subscribe naman at pindutin ang notification bell para updated kayo sa akin pang mga ipopost na mga video.